Ang rice combine harvester ay makinarya na may apat na gamit: panggapas, panggiik, panglinis, at pangsako ng mga butil ng palay. Ito ay angkop na gamitin sa malalaking sukat ng sakahan at nangangailangan lamang ng 2 hanggang 3 tao na magmamaneho ng makina at mga ngasiwa sa pagsasako ng palay. Ang rice combine harvester ay binubuo ng mga pangunahing bahagi. Engine section, transmission section, picking section, threshing section, grain tank and discharge section, at levers and controls section. Engine section, dito matatagpuan ang makina ng rice combine harvester at iba pang bahagi. Ilan sa bahagi ng makina na kalimitan gamitin at kumpunihin ay ang sumusunod: battery, radiator, water coolant, air filter, engine oil, transmission section. Ang bahaging ito ay ang nagpapaandar sa operasyon ng makinarya. Ilan sa bahagi na kalimitan gamitin ay ang sumusunod: traveling belt, track pad, rollers. Picking section. Ito ang bahagi na humihila, umuputol at kumukolekta sa anihing palay. Ilan sa bahagi na kalimitan gamitin ay ang sumusunod: feeder house, crop divider, cutter blades, finger guide, reel at reel tine, at platform auger o bucket. Threshing section. Sinasala at pinaghihiwalay nito ang butil ng palay mula sa uhay. Ilan sa bahagi na kalimitan gamitin ay ang sumusunod: dust exhaust hood, threshing rotor, concave screen, at threshing drum. Grain tank and discharge section. Dito sinasako o kinokolekta ang mga inaaning butil ng palay. Ilan sa bahagi ng kalimitang gamitin ay ang sumusunod: assist grain deck, co-worker backrest, grain tank, at grain outlet. Levers and control section. Sa parting ito, makikita mga bahagi na gamit sa pagkontrol ng rice combine harvester. Ilan sa bahagi na kalimitan gamitin ay ang sumusunod: key switch o ignition key, accelerator lever, steering lever, reel height control switch, header clutch lever, threshing clutch lever, reversing lever, main shift lever, range shift lever, brake pedal, instrument panel o panel gauge, working lamp switch, at horn button. Bago magsimula sa operasyon o paggamit ng rice combine harvester, ugaliin suriin ang mga sumusunod: langis,
sukatin at siguraduhing sapat o nasa tamang level ang langis gamit ang dipstick. Dapat umabot sa itaas na guhit ang level nito. Air filter. Tiyakin na malinis at hindi barado ang primary at second filter. Bugahan ng hangin mula sa loob ang primary filter at linisan ng tubig ang secondary filter kung marumi. Radiator. Suriin ang bahaging ito ng makina at tingnan kung marumi o barado ang screen. Linisan kung kinakailangan. Coolant. Siguraduhin puno o nasa tamang level ang coolant sa sub-tank para maiwasan ang pag-o-overheat. Hydraulic oil. Bago ang operasyon, sukatin ang level nito gamit ang dipstick. Mag-change oil ng hydraulic kung kinakailangan. Battery. Karaniwang maintenance-free ang battery ng combine harvester. Linisan lamang ng grasa ang terminal nito kung kinakailangan. Belt. Tiyakin na maayos ang kondisyon ng belt sa makina upang maiwasan ang pagkakaroon ng abala kapag ito ay napatid. Crawler. Suriin ang tension ng crawler. Higpitan o luwagan ito ayon sa tamang adjustment. Fuel tank. Siguraduhin sapat ang krudo ng makina. Linisan ng strainer nito kung madumi. Bukod sa mga bahagi ng rice combine harvester, mainam rin na isaalang-alang ang mga sumusunod. Normal na tunog at kulay ng usok ng makina. Gumaganang controls, levers, preno at clutches. Mga kadena at joints. Sapat na dami o level ng langis at tubig sa makina. At maayos na kondisyon at kasuotan ng operator. Tandaan, malaki ang gampanin ng operator sa maayos na kondisyon ng makinarya at operasyon sa bukid. Tiyaking sanay ito sa tamang paggamit at pagmimintina ng combine harvester. Dapat palaging handa, may kumpletong gamit kung magaani at kaalaman sa manual ng makinarya. Bago anihin ng palay, kailangan alamin at tandaan ng operator ang mga sumusunod. Tamang kondisyon ng aanihing palay. Maaari nang anihin ng palay kung 90 to 95% ng palayan ay kulay ginintuan. Nasa 20 to 25% ang moisture content ng mga butil at matigas na ang laman ng butil sa ibaba ng uhay. Correct maturity dates. Ang late maturity days ay nasa 130 to 136 days. Ang medium ay nasa 113 to 125 days. At early maturity ay nasa 110 days and below. Sistema o direksyon sa pag-aani. Tandaan, mainam na anihin ang palay gamit ang rice combine harvester mula sa harapan kung saan ito nakapaling. Kung nakadapa ang palay, anihin ito mula sa likurang bahagi kung saan nakapaling. Inirekomenda na nasa 10 to 15 cm ang pagitan ng pinakamahabang butil mula sa level na uhay na puputulin. Para maiwasan ang mas maraming dayami na papasok sa makinarya na maaaring magdulot ng mas mataas na porsyento na nasasayang na pag-aani. Sa pagpapaandar ng rice combine harvester, ilagay ang shift lever at range shift sa neutral. Ilipat sa off ang threshing clutch lever at header clutch lever. Ilagay ang accelerator lever sa low. Tapakan ng preno at pihitin ang key switch sa start. Paalala, magandang kasanayan ang pagpapainit ng makina at pagbusina bago imaneho o gamitin ang combine harvester. Kung imamaneho o gagamitin ang combine harvester.
itulak lamang ang main shift lever paabante upang umandar pasulong ang makinarya. Kabigin naman pabalik ang main shift lever upang ito ay umatras. Sa pagliko ng makinarya, gamitin ang steering lever at ibaling ito sa direksyon kung saan nais iliko. Palaging itaas ang header kung ililiko upang hindi matamaan ang mga tanim. Sa pag-aani ng palay, sundin ang mga sumusunod. Ilipat ang range shift lever sa standard, low o high ayon sa kondisyon ng pananim. Gamitin ang accelerator lever upang maisaayos ang bilis ng makina hanggang sa mapunta sa green zone ng tachometer. Ilagay sa on ang threshing clutch lever at header clutch lever. Ibaba ang header gamit ang main shift lever upang maiwasan ang pagkasayang ng mga butil. Iayos ang reel ayon sa taas ng palay gamit ang height control switch. Itulak paabante ang main shift lever at simulan ang pag-aani ng dahan-dahan. Ilipat ang main shift lever sa standard o lower speed gears kung may nasasayang na mga butil gamit ang high speed. Kung tapos na sa pag-aani at pahihintuin ang makina ng rice combine harvester, ibaba ng hindi nakasayad sa lupa ang header gamit ang main shift lever. Ilipat sa off ang header clutch lever. Ilipat sa off ang threshing clutch lever kapag wala ng mga butil na lumalabas galing sa outlet. Ilagay ang accelerator lever sa low. Ihitin ang key switch sa off para huminto ang makina. Kung hindi gagamitin ng matagal ang makinarya, mainam na punuin ng krudo ang tangke nito upang maiwasan ang pagkakalawang. Lagyan ng anti-rust na langis ang labas na bahagi ng makinarya na maaaring kalawangin. At alisin ang baterya sa makina at isinop ito sa malamig o may bentilasyon na lugar. Problema. Mga nalulugas na palay habang ginagapas. Sanhi. Maaaring mataas ang header. Solusyon. Ibaba ang header upang maibaba pa ang pagtatabas at paggugupit sa palay. Problema. Pagsama ng palay sa dayami. Sanhi. Maagang pag-aani o mataas na halumigmig ng palay. Mahigit 26%. Solusyon. Hintayin ng tamang oras ng pag-aani. Bawasan ang bilis ng operasyon ng pag-aani. Sanhi. Malakas na blow o ihip ng fan. Solusyon. Bawasan ang wind power ng fan. Problema. Unthreshed o hindi nagigiik. Sanhi. Mabilis ang operasyon ng pag-aani kumpara sa naaani. Solusyon. Bawasan ang bilis ng operasyon ng pag-aani. Sanhi. Ang daluyan sa concave screen ay nabarahan nang dahil sa basang palay. Solusyon. Pahintuin ang pagigiik at alisin ang nakabara. Pagkatapos gamitin ang combine harvester, mainam na suriin ang mga bahagi nito para ma-maintain ang magandang performance ng makinarya. Cutter blade, suriin kung mapurol, may bungi o may naputol na bahagi. Finger guide, suriin at lagyan ng langis tuwing gagamitin. Chain adjustment, i-adjust ang bahaging ito batay sa luwag o higpit na kailangan. Header drive belt, suriin at i-adjust ang spring. Screening belt, iayos ang belt tensioner. Luwagan o higpitan ang nut kung kinakailangan. Tiyakin na tama ang adjustment at ayusin kung kinakailangan. Swing separator belt, suriin ang spring at i-adjust ang nut nito. Track pad, suriin ang adjustment nito. Luwagan o higpitan ito gamit ang adjusting bolt. Rollers, lagyan nito ng grasa gamit ang grease gun at i-adjust gamit ang tensioner. Ripping drive chain,
ayusin ang bahaging ito sa tamang adjustment at lagyan ng langis kung kinakailangan. Para sa karaniwang suliranin sa paggamit ng combine harvester, maaaring isang guni ang talaan na ito. Problema: hard starting. Sanhi: maaaring maluwag ang terminal o may faulty wiring. Solusyon: suriin ang terminal. Sanhi: maaaring may sira ang battery. Solusyon: suriin ang battery. Palitan kung kinakailangan. Problema: overheating. Sanhi: maaaring may problema o sira sa radiator screen. Solusyon: suriin kung barado o marumi. Linisin kung kailangan. Sanhi: cooling screen. Solusyon: linisin kung barado. Sanhi: coolant. Solusyon: tingnan kung sapat ang laman. Dagdagan kung kailangan. Problema: fuel malfunctioning. Sanhi: maaring barado ang fuel lines dahil sa napabayaan o hindi napalit ang filter. Solusyon: suriin ang fuel filter, pump, water separator, hanggang fuel tank upang makita ang problema. Paalala: ang mga makinaryang ginamit ay hindi nangangahulugang pag-endorso ng PHilMech's.